Ang last word ko siguro for this episode is, ayun, naalala ko na, yun yung gusto kong sabihin kanina, na siguro hindi lang kami tatlo dito yung makakapagpatunay nito. Marami pang iba dyan yung makakapagpatunay nito na if you put your heart, your reputation, your integrity, your business ethics, your passion, your whatever, if you put everything into what you're doing, hindi mo kailangan humingi ng mataas na rate, hindi mo kailangan humingi ng bonus, ng increase, whatever, kusang susunod sa iyo yun. Yun lang. So, before you ask anything from anyone, ask yourself first kung binigay mo ba yung dapat. Ako, ang last word ko lang is, bago tayo manghingi ng kahit ano, we just need to be just. Kailangan lang maging makatarungan tayo sa sarili natin na yung hinihingi ko ba is ma-address ba niya yung needs ko, at yung hinihingi ko ba sa kliyente ko, hindi naman ikababagsak ng negosyo nila. Dapat maging just tayo sa sarili natin at saka sa kliyente natin, kasi pareho naman natin kailangan yung isa't isa para mabuhay. Kailangan tayo ng kliyente natin para magawa yung trabaho. Kailangan din natin yung kliyente natin para magka-income tayo. Pero at the end of the day, mas may bargaining power si client, kasi maraming ibang freelancers na pwedeng gumawa ng gusto nila. And hindi natin pwedeng sisihin yung ibang freelancers that offer at a lower cost. Huwag natin silang sisihin, kasi ganun talaga eh. Baka sa pangangailangan nila, mas kailangan nila. So, kung mag-offer kayo ng cost or ng bid sa freelancer ninyo, kung mataas, kung ano man yan, just make sure it's worth every penny. Yun lang. Siguraduhin lang natin na worth siya every penny na ibabayad ng kliyente natin sa atin. Kasi kung hindi, again, nanloloko lang tayo ng ibang tao. And sabi nga natin, babalik at babalik lang sa atin yan. Yun lang. Ayan na naman si Igse. So, ma-Igse lang din. Kasi, kami, lumaki kami na hindi mapanghingi. Hindi kami nagkaroon ng helper. Sabi ng mama ko kasi gusto niya matutunan namin gawin yung mga dapat gawin. So, ang sa akin lang, kahit sa freelancing, kung pwedeng hindi mo siya hingin, huwag mo na siyang hingin, gawin mo siya para sa sarili mo. So, paano ba yun? Kung kailangan mo ng extra pera, kaya ka humihingi ng bonus, ang ginagawa ko, gagawan ko na ng paraan na nagagawa ko na sa sarili ko na makakuha nung amount na kailangan ko, nang hindi ako naghihingi sa client ng increase na. Ano, so, i-compute mo na ng maayos. So, kung kaya mo siyang gawin, gawin mo muna bago mo siya hingin. Tapos, kung hihingin mo na siya talaga, yun yung sinabi ni Jeff, na consider mo kung dapat mo ba talaga siyang hingin or hindi. Ayun.